morning, good afternoon, good evening. Ako nga pala si Jeannie at ang aking fiancé ay si Buddy at kayo ay nanonood dito sa aming channel, ang Team Taylor Channel. Ayan, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana ay maging parte kayo ng aming YouTube family or ng hashtag Team Taylor Fam. Ayan, so i-press nga lang ang subscribe button pati na rin ang bell button para maging updated kayo sa mga ganap sa channel namin. Ayan. So guys, ayan, onting chika muna, dito ako sa sala namin and ipapakita ko sa inyo yung nabili kong maleta, ayan. Bumili ako ng maleta last week ata, ayan. Oh, last week nga, ayan. And after 1 week, ngayon ko lang mapifilm sa inyo to kasi busy-busyhan ako ng mga nakaraan. Ano, busy ako sa work, nag-resign ako sa office, last day ko rin ng Friday, ayan. So, every time na dumarating ako galing bahay from work, ayun, medyo pagod-pagod, so medyo di ako nakapag-film. Ayan, tapos, ano pa ba? At least ngayon, medyo free na ang aking schedule. Free na ang aking schedule! And then, more on pag-iimpake na lang yung gagawin ko, ayan. Kasi, halos 2 weeks from now na lang ay aalis na ang ating nyo. Ayan. And ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung regarding sa ilan lang sa mga tips sa pagbili ng maleta. And then aside from that, ilalagay ko rin sa description box yung mga dadalhin ko na sana ay makakatulong din sa inyo. So ayan, so kung medyo shaky yung camera, ayan, hawak ko lang tong tripod sa harap ko kasi ngayon papakita ko na sa inyo yung maleta na nabili ko tapos kung ano na yung mga laman, pero onti pa lang yung laman kaya huwag kayo masyado mag-expect. So ayan, so without further ado, let's get started. So guys, ito na nga yung binili kong maleta. Actually, ang dadalhin ko lang sa aking flight ay isang maleta na for 20 kilos na yung laman nito. Tapos isang backpack na maliit. Tapos sa backpack na maliit ko ilalagay yung aking laptop, yung aking cellphone, yung aking chargers, ganyan. Tapos yung aking yellow packet and yung iba pang documents. So gusto ko kasi lagi travel light lang para hindi tayo mahihirapan kasi pag sobrang dami ng maleta eh medyo ano ma parang basta mabigat sa buhay, bigat sa buhay. Parang hirap kumilos ganyan kasi ang dami mong dala. So every time na nagte-travel, gusto ko magaan lang lagi yung dala ko tsaka onti lang. So ito lang yung maleta na ano na nabili ko. Ayan siya. Ayan siya, good for 20 kilos. And kung makikita nyo guys, may mga sticker-sticker pa yan. May mga sticker-sticker, ayan. Huwag kayong mag-alala kung nakita nyo to, hindi ito yung passcode. Hindi ito yung passcode. Ayan. And then, ano, good for 20 kilos to. Tapos, ano pa ba yung sasabihin ko? Bumili pa ako ng Gudetama stickers. Hindi ko alam kung kilala nyo si Gudetama, pero isa siyang Sanrio character. And ilalagay ko dito sa luggage ko. Pupunuin ko yan ng Gudetama stickers. Ayan. So, yung Gudetama stickers, i-deliver pa baka next week. Ayan. So, abot naman siya sa flight ko kasi sa 26 pa naman yung flight ko. Tapos, guys, kung bibili pala kayo ng maleta, tingnan yung mabuti yung hawakan or yung handle. Yung ito siya. Yung ayan siya. Diba yung ayan yung handle. So, kasi yung dati kong maleta, yung handle niya na ganito, ano, medyo 1 year ko lang hindi nagamit yon. Nung naglilinis ako ng kwarto ko, biglang sabi ko, bakit ang sticky? Kasi inurong ko yung maleta ko kasi wawalisan ko. To sabi ko, bakit sticky yung ganito niya, yung hawakan? Yun pala guys, ano lang, gawa lang sa glue gun yung hawakan. So pag ganun ko, biglang napigtas siya. So kaya nung bumili ako ng maleta ngayon, minake sure ko na yung hawakan medyo ano, medyo matibay. Pero sabi naman ni kuyang ano, nagbebenta nito, ano daw, naka-screw daw yan sa ilalim. So, heavy duty daw yan. Pati yung hawakan dito rin sa ilalim. Ayan, sa dati kong maleta, naging sticky rin siya after 1 year kong ginagamit. Tapos, yun nga pala, ano na, sa glue, parang glinugan lang siya. Kaya nung, pag ganun ko rin, sobrang sticky niya, tapos nagbitak siya. So, ayun. So, yun yung nangyari sa dati kong maleta. Kaya hindi ko na magagamit. Pero yung dati ko kasing maleta, good for, ano lang yun, parang 12 kilos lang yata. So, medyo maliit lang din. So, bumili na lang ako ng bago. Ayan, na pang 20 kilos. And, isa lang, ito lang yung, ayan lang yung dadalhin kong maleta. Tapos, pupunuin ko pa yan ng mga Gudetama stickers. From, ano, Sanrio character yung si Gudetama. Pero, hindi pa siya, ewan ko kung sikat ba yun sa Pilipinas or hindi, pero basta favorite ko lang siya.
So, yun. Tapos, ipapakita ko na sa inyo yung laman. Yung laman. Pero ano pala, pagka maglalakad pala kayo sa airport, wag nyo na, or sa kahit saan, nadala nyo yung maleta nyo, wag nyo nang hihilahin na parang stroller. Yung pang elementary na stroller. Parang isa side nyo lang siya. Pag naglakad kayo, parang ganito, nakaganyan siya, naka-sideways lang siya, tapos ilalakad mo na siyang ganon. Kasi mas madali. Mas madali kesa yung maglalakad ka tapos nakaganyan. Hihilahin mo nakaganyan. Mas mahirap yan pag naglalakad. Mas madali na habang maglalakad ka, naka-sideways lang siya. So, yun. Parang ganito, dinay mo talaga eh. Parang gaya, oh, kunwari maglalakad tayo, di ba? So, parang ganito lang siya. So, ayan, sideways, tapos lakad mo siyang ganyan, ganyan. So, yun. Yun ang, para medyo madali ang buhay, guys, kasi hihilahin nyo siya, mas okay yung pa-sideways lang siya na ganyan. Ayan, habang naglalakad ka, isasabay mo na siya ng nakatagilid. So, yun. So, bubuksan na natin. Nihiya ako, guys, ipakita yung laman ng maleta ko kasi wala pang laman. Ayan, ipapakita ko muna sa inyo yung mga nasa loob na nabili ko na travel organizer sa Shopee. Ayan, pero wala pang laman at hindi ko alam kung magagawa ko yung nasa Shopee. Shopee ba yun o Lazada? Pin-order ko lang sa kapatid ko eh. Pero meron akong screenshot nung sa Lazada na pinili ko rin. Yun na lang yung ipapakita ko dito. Kung ma-achieve ko ba yung ganun? Yung ganun na puro travel organizer lang sa maleta. Tapos, ang ganda, sobrang organized ng maleta. Kaya ako bumili ng travel organizer. Pero feeling ko hindi ko ma-achieve yung ganong itsura sa maleta ko. Pero tingnan na lang muna natin. Ayan, panoorin nyo. So guys, ayan, ito na pala yung loob ng aking maleta, ayan. So ito yung mga binili kong travel organizer sa Lazada ata yun. Inutos ko lang sa kapatid ko so di ko na matandaan. Tapos ito yung scarf, ayan. So nagdala ko ng extra na scarf. And meron siyang mga compartment, ayan. Izi-zipper mo lang yun pero inalis ko na sa pagkaka-zipper kasi ipapakita ko sa inyo yung onti ko pa lang na naimpake. Ayan, may mga bulsa din, ayan. Tapos, pag inalis natin to, papakita ko sa inyo mamaya isa-isa to. So, pag inalis natin yon, tsaka ito, meron pa siya na itong mga dagdag na bulsa. Tapos, nakahanger yan eh. Saan ba yung parang hanger niya? Tingnan natin. Ito, ayan o. So, pwede mo rin siya i-hanger kung type mo. Pwede mo siya tanggalin. Tapos, yan may mga bulsa-bulsa din. Tapos, sabi ni kuyang salesman, ano daw, pag daw na, ano to, nagkaroon ng gasgas, same color pa din. Hindi mag-iiba ng kulay kasi sa loob, same color pa rin siya. Kasi daw yung ibang maleta, pag nagasgasan, iba na ng kulay kasi sa loob, iba na rin yung kulay. So, ito pa lang yung mga nai-impake ko. Ayan, diba? Onti pa lang, ilang damit pa lang yan. So, ito, puro mga pambahay. Ito, shorts to eh. So, ito, apat na pambahay pa lang yung nailalagay ko. Pero, mas iro-roll ko pa yan ng mas maliliit. Para mas maraming magkasya sa maleta natin. Pagkatapos, ito naman, yung mga shorts, tsaka yung mga pajama na iba. Tapos, ito, isang jacket. Tapos, ito, si Panpan. Meron ito sa Pilipinas, pero nung time na nasa Malaysia kami nung December, binili ko to. So, mas nauna to nilabas sa Malaysia bago dito sa Pilipinas. So, yan, dadalhin ko rin siya. Ayan, so nandiyan na siya. So, yan pa lang basically yung laman ng aking luggage. Wala pang laman yung mga bulsa, so yun pa lang. Kasi yung iba kong mga pang-alis na damit, paplansyahin ko pa. Tapos ilalagay ko yung mga pang-alis na damit. Siguro mga 1 week bago ko aalis or a few days para hindi masyadong gusot. Pag inalis na sa maleta. So, yun. Pero, pwede rin naman plansyahin dun pagdating. So, okay lang. Tapos, ito yung mga pouch na nabili sa Lazada. Parang magkano lang ba to? Nasa 100 something. So, ito, meron siyang malaking ziplock. So, itong mga pouch na yan, nakalagay siya dito sa malaking ziplock. Ayan. Pero, itong ziplock na to, may paglalagyan ako na mahalaga dyan. So, dyan na muna yan.
yung aking dress. Yung aking wedding dress. Kasi di naman ako magga-gown. Magda-dress lang ako nung hanggang tuhod na kulay puti. So, dito na kami bibili sa Pilipinas noon. Ayan. So, dyan ko yun ilalagay. As eto naman, dito ko ilalagay sana kung hanggat maaari yung mga pang-alis na damit. Yan dito. Iro-roll-roll ko lang din. Kailangan naka-roll lang lahat yung mga damit nyo para mas marami kayong malalagay sa maleta. Mas ma-maximize yung space ng maleta. Yun, kesa yung regular na pagtutupi. So, dapat medyo naka-roll siya. Parang yung mga ganyan-ganyan. Pero pwede pa yan mas mapaliit eh pag mas marami ka pang ilalagay. So, eto yung isang pouch. Ilang pouch ba to? Parang anim ata. Eto yung isa sa mga pang-alis ko dito ko ilalagay. Tapos, ito naman isang pouch. Ayan, mas maliit siya as compared dito sa isa. So, ito yung para sa mga, siguro sa mga bra ata to eh. Ayan. Tapos, yung isa ng isa pa. Ito pang isa pang mas maliit. So, diba, tig-isa-isa sila. Ayan, so ito yung pinakamalaki. Ito yung susunod. Tapos, ito pa yung mas maliit. Siguro sa mga underwear na to. Ayan, tapos meron pang iba. Hindi ko pa alam kung para saan ko siya ilalagay. Meron pang mas maliit. Ayan. And meron pang mas maliit. And meron pa palang isang pouch. Ito yung para naman sa sapatos. Tapos, pag daw sa sapatos, ilalagay mo dito, maglagay ka na rin ng mga medya sa loob ng sapatos para ma-maximize mo yung malalagay mo sa maleta. So, yan guys, yan pa lang yung laman ng aking luggage. So, wala pa talagang kalaman-laman kasi naayos ko pa yung mga gamit. So, ayun nga guys, yung itsura ng maleta ko. And yun nga pala, pag bibili kayo ng maleta, anong tawag dito, i-make sure nyo na sana kakaiba yung kulay hanggat maaari. Kasi, sabi sa YouTube video, sa YouTube video na napanood ko, ano daw, 50% daw ng mga tao sa airport, ang maleta ay color black. Tapos, kailangan lagyan nyo ng identifying marks ang inyong maleta. Sabi naman ng iba, hindi daw sapat yung mga stickers lang. Pero, yeah, wala naman akong choice. Yun lang yung meron ako. Ayoko kasi nung, ano, nung luggage cover, yung parang damit ng luggage. Kasi, ang hirap-hirap paalisin mo pa. Eh, parang dun sa airline ko, nasasakyan ko, bago i-check-in, kailangan as in, titingnan muna nila yung laman ng gamit mo, tapos lalagyan ko pa ng luggage cover, eh, medyo malaki yung maleta, tapos ang hirap-hirap maglagay ng luggage cover. So, hindi na ako mag-luggage cover, yung sticker na lang yung parang distinct marks sa aking maleta. And at the same time, bumili ako ng color na medyo, ano, medyo maano sa mata. Parang makikita mo agad siya pag nandiyan na siya sa carousel or yung sa umiikot sa airport kung saan nandun na yung mga gamit nyo. So, yan. Tapos, yun nga, wag daw kayo bibili ng black kasi pag daw black, kadalasan, mas nawawala. Mas malaki yung chances na mawawala. So, lagyan nyo rin ng marks or ng stickers or ng kung ano man yung maleta nyo na nagpapatunay na sa inyo talaga yon. Guys, ang shoutout sa end ng video, shoutout sa mga sumusunod kay Jorge and May. Hi sis, and good luck sa flight. July 26 din ang kanyang flight. Ayan, tapos si Beverly Peña Flor. Hello, hello sis. Ayan, nagpapa-shoutout siya ulit. And si sis Belle Dumangas. Ayan, hello din sa'yo sis. At shoutout din nga pala kay Jane Pabico, Jess Palileo, at Kabeshi Randolph J. Smith. Hello sa'yo. At ayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa Team Taylor Channel. Abangan nyo po yung aming Packing for the USA Vlog Part 2. Ayan, sana mas marami nang nakalagay sa maleta ko soon. Ayan, and sa backpack ko, ipapakita ko rin yung laman ng aking backpack. So ayan, so stay tuned for our upcoming videos. We love you all. And sa mga gusto magpa-shoutout sa next video, comment down below. Thank you very much for watching. Bye!